magpaalang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Habi ni Daddy. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa rainbow mutation ng parakeet. Meron tayong subscribers na, nag-re-request. I-discuss naman natin yung tungkol sa mga mutation ng parakeet kasi bihira nga natin silang matapik sa ating channel. Puro ibang mga ibon, mga malalang ibon. Papunta na tayo kasi sa mga medium birds ngayon. Kaya natatabunan yung mga parakeet natin na nagagandahan din naman. At ngayon ay itatopic natin yung tungkol sa rainbow mutation ng parakeet. Pero bago yun, magre-request muna tayo sa inyo na kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell na katabi niya para lagi kang updated tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video sa ating channel. At hindi mo mapalagpas kapag meron tayong mga raffle na ginagawa sa pamamigay ng ibon sa pamamagitan ng raffle. At yung nanalo natin na previous winner natin ng isang pair ng Rosiculi, pwede mo na akong i-PM sa Facebook page ng Habi ni Daddy para ma-claim mo yung premium mo. Ibigyan pa kita ng 1 week kasi ngayon ay Holy Week. So next week pa, hanggang next week, bibigyan pa kita ng 1 week para ma-claim yung premium mo. Kung hindi na pa rin ma-claim, ay taraful natin ulit para makuha yung pa-premium nating ibon. Ngayon ay simulan natin kung paano ba malalaman na rainbow yung iyong parakeet at ano ba ang katangian ng isang rainbow mutation ng parakeet at paano gumawa ng ganyang uri ng mutation. Ito ang sample natin ng mga rainbow mutation. Yan, iba-ibang kulay nila pero lahat 'yan ay considered pasok sa rainbow mutation ng parakeet. Okay, isa-isahin natin. Ano ba ang katangian ng taglay ng isang rainbow mutation? Apat ang katangian para masabi natin na rainbow ang isang ibon. Una, blue series siya. Yan, ganyan. Azul yung base color niya. Paano ba makakapag-produce ng blue series na ibon? Ang blue series na ibon ay recessive mutation. Meron po tayong video tungkol sa recessive mutation. Pwede nyo pong balikan ang video na yon para ma-inform kayo kung paano mag-produce ng blue series na ibon. Pangalawa, ang muka ng ibon natin, yellow face. Pangalawang katangian ng isang rainbow mutation. Ang yellow face, ayan, lahat sila yellow face. Ang yellow face po ay dominant. No, kahit na isa lang ang yellow face, mag-aanak po yan ng mga yellow face na. Meron tayong tinatawag na single factor na yellow face, merong double factor na yellow face, at meron namang golden face. Parang tatlong factor na yata yun pagka golden face. So ganun yung classification ng yellow face. So kahit na isa lang sa parent nila ay yellow face, magpuproduce na yan ng mga yellow face. Basta sa blue series po, nakabangga. Pangatlong katangian ay yung base color nila. Base mutation pala. Yung base mutation nila ay clear wing or gray wing. Yung mga ibon natin ay clear wing ang base mutation niyan. Papakita ko sa inyo kung ano ba ang tinatawag na clear wing. Okay? Okay, dito tayo. Papakita ko ngayon sa inyo yung clear wing na base mutation ng isang clear wing o kaya gray wing. Pero ngayon dito sa ibon natin, ang meron lang tayo ay clear wing. Puro clear wing ang ginagamit natin. Ang clear wing ay recessive din. Recessive din yung ano niya. Kailangan dalawang sa parent ay parehong may kargang clear wing para maglabas ng clear wing ng mutation. Okay? Pwede niyong balikan yung tungkol sa recessive video natin. So, papakita ko sa inyo. Clear wing violet. Minsan clear wing blue. Ayan. Ganyan ang itsura ng isang clear wing mutation. Pangatlong karakteristik ng isang rainbow mutation ay opaline siya. Opaline. Ang opaline sa parakeet ay katulad din sa mga African lovebirds na sex link.
kailangan yung lalaki mo ay opaline o kaya ispit sa opaline para makapaglabas ka ng opaline or back to back sa opaline. Meron tayong video tungkol sa sex link mutation, pwede niyong balikan yun para maunawaan ninyo tungkol sa sex link mutation para sa paggawa nyo ng mga ganitong mutation ng ibon. Okay, ngayon papakita ko naman sa inyo kung anong itsura ng isang opaline. Kasi kailangan nyo rin yan para makapag-produce tayo nga ng rainbow mutation. So, puntahan natin yung pair natin dito. Ito yung isang pair natin na nagpo-produce ng rainbow. Ayun, oh. Meron tayong produce dito na isang rainbow. Ayan, oh, yan, yan. Yung katabi ng tatay. Yung kaliwa, yung nasa kaliwa yung tatay. Yung nasa kanan, yung anak na rainbow. Yung tatay natin ay hindi ako sure sa kulay. Itong sky blue ba to? Itong tatay natin na yellow face siya na clear wing split sa opaline. Yan yung mga anak niya. Lima yan eh. Ayun pa isa umakyat. Yan. Isa lang yung lumabas na rainbow pero lahat sila ay clear wing. Ang parakit kasi mix mutation na yan eh. Kaya minsan may ibang mga kulay na lumalabas. Katulad nung dalawa, pula yung mata niya. Kasi split sa ino yung ating cock. Kaya naglabas yun ng mga ino. Mga gender na yon, babae yun sigurado. O tingnan natin yung opaline na sinasabi ko. Dito ay itong babae natin. Yan, yung babae na yan. Opaline yan. Yan. Lagyan natin ng ilaw. May itlog na pala. Sana hindi umalis. Ayan. Kung titingnan nyo kung paano malalaman nyo, ito ay opaline clear wing. Blue. Na hen. Yan. Tingnan nyo yung likod niya sa may batok. Wala yung parang kaliskis. Yung parang ano, yung guhit-guhit na mula sa ulo hanggang doon sa batok sa may likod. Wala yun. Oh. Yan ang opaline. Okay? Papakita ko sa inyo yung hindi opaline. Ito oh, meron siyang yun oh, nasa batok. Yung parang guhit-guhit mula doon sa ulo hanggang sa batok papunta sa likod. Meron ng guhit-guhit. Yung ganyan, normal lang yan. Hindi yan opaline. Kailangan wala yan. Sa mga opaline, ayun oh, tinan nyo meron. Ayun. Yung kanina natin, wala. So, ganun nyo malalaman kung opaline o hindi. Eto mga ibon na to ay ano, pwede, ito yung mga materyales na tinatawag na rainbow material. Yan, yung mga ibon na to. Yan, mga clear wing na yellow face. Yan yung mga materyales. Kaya puro ganito yung ibon ko, mga parakit ko. Kasi ito ang hilig ko talaga eh. Tapos iba-iba yung shade nila. Ayan. Puro clear wing pero iba-iba yung shade ng kulay nila. Oh. Magandang tingnan. Ayan. Makaya paborito ko to eh. Para ma-produce natin yung rainbow mutation na gusto natin, kailangan pagsama-samahin natin yung apat na karakteristik na yon para mabuo natin yung rainbow mutation na gusto nating palabasin. Ang pinakamabalik na paraan para makapag-produce ng rainbow ay pagparehin mo yung parehong rainbow na ibon. Ito mukha nito. Parehas yung rainbow na produce natin. Ito yung splay legs natin sa splay legs video natin. Ito naman yung hinantid natin noon na nasa Facebook page natin. Lalaki siya, babae naman yung isa. Yung pag-gender ng parakit, meron na tayong video nito. Tingnan nyo na lang po at panoorin yung gusto nyo pong matutunan yung tamang proseso ng pag... Ayan, parehas lang rainbow, magpapalitin natin sila. Pero hindi ibig sabihin na parehas na rainbow ay puro rainbow na ang aanakin. Hindi rin po 100% na rainbow ang aanakin kahit na back-to-back rainbow yung inyong pair. Pwede rin kayo mag-pair ng split sa rainbow na back-to-back para po makapagpalabas eh. Mas mura po yung gano'n. Kung wala kayo ng rainbow material. Yun po, yung pamamaraan para mag-produce ng ganitong uri ng mga ibon.
Ang pinakamura naman pong paraan para makapag-produce ng rainbow ay mag-paris lang kayo ng Opaline Clear Wing. Iparis nyo po yan sa yellow face na kamukha nito. Yellow face na babae. Tapos yung lalaki nyo, Opaline Clear Wing. Maglalabas na po yun ng rainbow mutation. Pwede rin naman kamukha nito, white face, clear wing, split sa opaline yan. Tapos iparis nyo sa yellow face na clear wing. Maglalabas din po yun. Yan. Ganito po yung mga yellow face na clear wing. Yan. Ito ay isa pa sa ano ko, sa producer natin ng rainbow parakeet. Yan. Itong yellow face natin na pwede rin, ito, pwede rin kayong gumamit ng yellow face split opaline cap paris nyo sa rainbow. Yan, rainbow po yung babae natin. Yan, nagpo-produce po yan ng mga rainbow mutation. Or pwede rin po yung split sa clear wing, yung galing sa clear wing lang na split opaline, mas mura po yun. Kaya lang mas maganda kung back-to-back na clear wing na po ang gagamitin natin. Para puro clear wing yung lalabas sa mga inakay nila. Tapos, titignan nyo na lang doon kung may sasama ng mga rainbow mutation. Ito po yung mga katangian at paraan kung paano kayo makakapag-produce ng rainbow mutation na parakeet. Yung mga ibon na yan, although parakeet lang yan, ay magaganda rin po ang value niya, no? Nasa 1,000 to 1,000 plus po ang per piraso ng ganyang uri ng mutation ng parakeet. Sana po ay naliwanagan kayo at kung naibigan at nakatulong po sa inyo ang ating videong tampok sa araw na to, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-comment na rin sa ating video. Salamat po sa inyong suporta. Ganda po.